kasi pero kaya ko siyang isandaan kahit ganitong klase yung gulong. Ayan ah. One of five. Iyon. Alright. So, good morning mga paps. Welcome back to my channel. Alright. Kumusta kayong lahat dyan mga paps? So, for today's vlog mga paps, gagawan ko lang ng review or opinion ko lamang dito sa pag-install natin ng bago nga nating rim set. Ano? Ay, putik slow but nako, lubat ang putik. Ayun. Nalubat yung ating camera. So, continuation tayo dun sa vlog natin mga paps sa topic natin sa ngayon. So, yun nga, gagawan ko lang ng pangsarili kong opinion dito nga sa ikinabit natin na rim set, ano, bagong rim set from gold to pink. Okay. So, unahin ko lang mga paps. Siyempre, unang-una dyan yung looks, 'di ba? Kung titingnan niyo naman, 'di ba? Ang ganda ng angas eh. Naangasan ako dito sa kulay magenta na kulay. Ayun. Pangalawa, performance. Kumusta ba yung performance ng maliit na gulong sa unahan? Actually, mga paps, base sa experience ko dito, medyo tagilid ako dito pang long ride. Sa totoo lang talaga mga paps. Okay. So negative ako sa ano niya, pang long rides niya. Pero para kasing pag mabilis na siya, medyo kumakabit ng konti yung manibela ko. Yung manibela ni Wavy dahil siguro sobrang gaan niya na. Eh magaan na tong motor na to tapos maliit pa yung gulong, di mas lalong gagaan. Ayan. Tsaka medyo parang may kabig siya ng konti. Kahit wala namang alog yung bearing niya, yung bearing sub wala namang alog kasi bagong-bago pa eh. Tapos yung knuckle bearing niya wala ring alog. Ayan. Pag tumatakbo lang talaga medyo talaga may parang kumukontra, alam mo 'yon. Alam mo yung feeling na parang flat ka sa unahan. 'Yun ang pakiramdam ko dito sa gulong na 'to. Kasi 4590 by 17 yung size ng gulong natin sa unahan. 'Yon. So bala ko pa naman sanang ibiyahe ito ng Bicol. Sabi ko susubukan ko akong matibay siya. Yan. Tapos ang disadvantage naman nito sa maliit ang gulong, pag nadaan ako sa medyo parang rough road, actually rough road talaga, feeling ko tumatama yung rim sa mga maliliit na bato-bato. Yan. So pero hindi naman. Hindi naman natama. Tapos pagka nadaan ka kahit sa mga maliliit na gutter, tapos pag sinampa mo yung gulong, parang nararamdaman ko sumasabit yung rim eh. Dahil nakalabas ng konti, tingnan nyo, ayan, i-print screen ko mga paps, labas yung gilid ng rim. Hindi gaya sa medyo kalakihan ng gulong, at least medyo nakatago. Medyo safe yung rim pag may kalakihan yung gulong natin. Ayan. So yun ang pangalawang nakita ko. So kung matutuloy man akong umuwi ng Bicol this year, bala ko sana matuloy ngayong April. Ayan. Sana matuloy ano. Pero hindi ko pa sigurado. So if ever man matuloy, papalit ako ng gulong. Ang prefer ko na gulong mga paps, 60-80 sa harap, 70-80 sa likod. Kasi hindi eh, alanganin ka boy. Alanganin tong gulong mo boy. Yari ka. Puro pa naman lubak papuntang Bicol. Ayan. So pangatlo, disadvantage na ito, matagtag mga paps. Kagaya na ito, ayan oh. Ayan oh. Medyo magalaw dito. Ayan oh. Pero pagdating naman sa spalto, sobrang smooth niya. As in talaga, sobrang smooth. Ayan. Tapos, isa pa sa disadvantage nga, kahit yung mga maliliit na lubak-lubak, naramdam mo yung tagtag talaga. Ito katulad dito. Ayan. Oh, ayan. Diba? Maliit lang na tagtag yung, ay nalubak yun, pero matagtag. May re-recommend ko siya sa inyo mga paps.
kung pang city driving lang. Alam ba, pamasok sa trabaho, ayan, pamalingke, just in case, or short ride, parang ganun. Pero hindi ko siya maire-recommend pang long ride, mga paps. Lalo katulad ko, bumabiyahe ng Bicol. Hindi ko siya maire-recommend sa inyo, mga paps. Para sa akin, mga paps, ha? Pero depende po sa inyo kung gusto niyo siyang ipang long ride. Pero para sa akin kasi, hindi siya pwede. Hindi siya pang advisable na pang long ride, ha? Depende na lang din po sa inyo kung ano po yung personal reaction niyo dito sa pag gamit ng ganitong klaseng gulong na ganitong klaseng kaliit. Pero kung looks lang naman ang habol nyo dito sa ganitong setup, talaga, wow na wow. 100% wow. Pati nga ako, amazed na amazed ako sa sarili ko nung nakita kong na-install ko na. Napaisip tuloy ako sa sarili ko na bakit ngayon ko lang ito naisipang mag-install ng ganitong klaseng rim. Ewan ko ba? So, ang gagawin ko na lang, mga paps, salitan ko na lang yung gold rim ko dito sa pink rim natin, ano? So, halimbawa, pa nagsawa ko dito naman ulit sa pink, salpak ko ulit yung gold natin. Yun ang pinakauna kong rason, mga paps, talaga matagal na. Matagal ko na rin pala itong pinag-ipunan, mga paps. Ang bala ko talaga dito, kaya ako nagpalit ng ganitong rim na pink, pangsalitan. Di ba, minsan, aminin nyo sa sarili niya, aminin natin sa sarili natin, mga paps, nakakasawa din minsan yung nakikita nating, yun na lang yung forma ng motor natin. Panigurado sa inyo, mga paps, nagsasawa rin kayo, di ba? Ako kasi medyo mabilis din ako magsawa, lalo't kung araw-araw mo siyang nakikita na. So ngayon, natupad na. Sa ilang buwang pag-iipon, ayun, kaya thankful pa rin ako kay God na na-achieve ko yung na-achieve ko yung gusto kong gawin sa motor ko. At least, di ba? baliwala yung gastos dito sa motor ko simula nung nakita ko yung progress ng pag-install natin. Ay, kawawa si Kya, oh. Ang nangyari kya? Walang gas, big bike, anong motor kaya yon? Tsaka isa pa, mga paps, naramdaman ko na parang medyo naging smooth yung takbuhan ni Wavy simula nung nagpalit ako ng mas maliit na gulong. Pangalawang beses ko na tong napalitan ng maliit na gulong si Wavy. Una, taong 2014 pa ata yun, basta mga ganong taon. Mas maliit pa dito, mga paps, 50-70 talaga, sobrang liit. Nasa Bicol pa to si Wavy noon, eh. Probinsyano pa noon. Talagang matagtag talaga pag maliit. Or siguro hindi lang talaga ako sanay sa maliit, ano. Dahil nasanay to sa standard size na gulong. Ayan, oh, pag mabilis na siya, parang may kabig, parang kumukontra. So kaya hindi, hindi ko talaga gagamitin ito papuntang Bicol. Alanganin ako, yun, nagdadalawang isip ako. Kasi feeling ko, masisemp lang ako na ito, eh, pagka mabilis na tayo. Hindi ko pa naman masyadong kabisado yung daan sa papuntang Bicol. Kaya, hindi ko siya maya-advise sa inyo, mga paps, na ipang long ride. Okay? Depende lang din po sa inyo kung talagang itatry nyo. Pwede naman siya. So, basta konting ingat lang. Lalo na sa lubak. Nako, yari ka dyan, boy. Katulad nito dito, medyo may mga uka-uka yung daan, ano. Ano pa ba? Ano pa bang masasabi ko sa rim na to? Basta i-update ko kayo, mga paps, pagka natuloy ako ng Bicol. Bago ko kayo update, magpapalit na muna ako ng gulong. Pero i-vlog ko pa rin once na magpalit ako ng gulong na medyo mas malaki dito sa ikinabit natin na maliit na. Basta yung sa prefer ko na gulong talaga, yun na yun, 60-80 sa harap, 70-80 sa likod. Yan, saktong-sakto na yun. Dati nabibitawan ko to, eh. Ngayon pag binitawan ko, para siya talaga siyang kumukontra. Mas gumaan talaga kasi lalo yung harapan nito. Dahil nga sa sobrang liit ng gulong. Ayan, oh. May kaabig talaga.
Okay. Pero kaya ko siyang isandaan kahit ganitong klase yung gulong. Ayan ah. Oh. 105. Pero pag mabilis siya mga paps, hindi nag-aanong ano, makaabig. Ayan o. Nakakatakot. Nakatakot ako magsandan na ganitong klaseng gulong. Ayan. So, hanggang dito na lang mga paps ang ating vlog sa ngayon. Pag may nakakalimutan man ako, itanong nyo na lang po sa comment section, ano? Para magawa natin na review pa kung ano pa yung mga nakalimutan ko. Basta tanong lang kayo mga paps, magre-reply ako sa inyo hanggat sa makakaya ko, ano? Okay. So, salamat po mga paps. Ride safe and God bless. Good morning.